Twice. A draft twice actually ang going for Pegasus Knights dito with the 1-1 Yisuchin and Eudora na alam naman natin yung burst potential ng isang Eudora kapag hindi mo naalagaan ng ayos, talagang mataas so it can burn down the link even though nas taas ka pa ng pader. So Pegasus Knights ako dito sa game number 1. And as of now, eto na tayo sa Land of Dawn. Game number 1, Pegasus Knights versus Team Payaman Boss. Huwag kayong magalala, lalakasan pa ni Boss Atina. Malakas kayo sa akin eh. Pero dito, Pegasus Knights, talaga namang look at the rotation. That is a 1-3-1 na isa ay masyadong matapang. Masyadong matapang talaga. Siya ang pumalit na Yagnarap Donut. Oo. No, meron, bukod si Donut, meron pang isang Yagnarap Donut dito. Kung makikita mo naman, si Kadensa, very aggressive blaze. Ang napakita, on the red buff of enemy team, talagang gusto niyang i-deny sa abot ng kanyang makakaya. Pero dalawa yung membro dito at makukuha na ni Jan. Yung kanyang red buff, sinusubukan tumakas dito. Pero makakatakas ang drama against two members of Team Payaman Boss. Maganda ba yung ginawang yun nung back siya natin this early in the game? Actually, I like it that he was trying to negate or even trying to delay things up. Pero going back, the Tigreal actually, sabi dito ni Kadensa, sabi niya kung hindi man lang makuha, ayos lang eh. Mm-hmm. Nadelay ka naman. Pag may delay, merong ginawa. Pero going back dito. Ang ganda ng tulak dito with the knock-up and there goes the first blood. Ginumong ni Noxious. Hold on. Hold on. Hindi na naka-hold on yung Franco natin from the side of Team Payaman Boss. Pero back siya on the other hand. Aggravating the enemy team onto the purple buff. Pero okay, nakabang dito with the basic attacks on the potato. There goes the jab. Pero makakataka since wala pa siyang ultimate na knockout strike to knock up yung backsha natin. Normally naman guys, maganto kalit na skirmishes into the early game. Hindi pa naman tayo makakabuha. Sir, sabi ni Nicole, kumuha tayo ng isang maigi at ina. Kumuha talaga. Pero there goes the stun coming from Eudora just to help his teammate out. And makataka, sadly, wala pang masyadong disable and damage output yung Team Payaman Boss dito. Kaya hindi nila mapipick off yung napakagandang hook na ginawa ni Nikali. And as of now, the turtle is being taken by Team Payaman Boss. Pero eto, tamang hook na naman onto the red buff just to delay Yisun Shin. And as of now, medyo may kalayuan pa yung retry ng Pegasus Knights. Umaamba yung magkabilang team natin. Atin, saan ganda ng positioning dito? Nilapag na ka. Yung ating chest! Nako, malaki yung damage dito. Pero napapaatras talaga. Eto na. Ling, sinipiltrak mo si Kale. Wala ng buhay. Pero Nikali, tamang protekta lang para walang ma-pick off. Team Payaman Boss successfully taking down the turtle against Pegasus Knight na hindi nakaabot. Sayang yun. I like it that Team Payaman Boss actually tried and go in for a kill doon sa ating first turtle buff. But Pegasus Knight has another plan in their mind. Securing naman yung turtle buff namin for LP. So mas okay naman makuha niya. Even though di na nabigay, even though doon kay Noxious. Noxious actually tumatatak po sa isip ko. Pero dito guys, that is just a small skirmish. Hindi din naman nila i-commit yan. Knowing na hindi pa sapat ganoon yung magiging damage output dito ng Team Payaman Ghost. Going in tayo sa ating network, parang wala pa naman nakakabasag or nakaka-take advantage ng ating mga energy or even turret shields. And look at the momentum, guys. Talagang parang alon ng dagat lang. Kanya-kanya alon lang muna. Nako, pero ito nga counter bottom na yung mukhang hindi na magiging alon yung ating pera o yung gold graph natin kasi there goes another takedown para sa side ng Pegasus Knights. Ito yung sinasabi ko kanina about the Eudora being able to burst down members of Team Payaman Boss this early in the game. Mm-hmm. Pag hindi pa nila ito nabantayan lalo, parang Atina, that is going to be a huge problem for them. And as of now, onto the top lane, 3 versus 2. Ang magaganap pala ito, final row ang kanimit dito. Pero there goes 1-1. Talagang tamang basic ito kong drama. Pero papapaback away si Sho with the recall dito. Kadensa, there goes 1-1. Diving na the third. Tapos naman na hindi tapa yung ating Tigreal. Pero enough na, no? Yung ating 1-1 to take down that Benedetta. That is something ng 1-1 lang makakagawa. Crossbow tan, tapos salubong pa ni Elpis or even Kadensa. I like it. Maingat pero mabilis ang rotation na pinapakita dito ng Pegasus Knights versus Team Payaman Boss. Which means that stats don't lie talaga. Oh! And look at that. Another explosive thunderstrat ang pinakita dito ni Elpiso. Hindi gabiso. Hindi talaga gabiso. Ang kanyang damage na binibigay. And right now, second turtle of the game ang nakikita natin. Ito na naman. Tira-tira lang dito ng Pegasus Knights. Look at the chessboard, a real-world manipulation, real manipulation na pinapakita ni Tzu will not manipulate any turtle but going in dito with Implosion. Oh my gosh! The normal attacks, Baymax, ang ganda ng pinapakitang chemistry ng Pegasus Knights which means na talagang naaral na nila yung stats or yung strategy dito ng Team Payaman Boss na ginawa sa kanila in their previous leagues na nilaroan nila. Diba? And gusto ko yung ginagawa ng Pegasus Knights dito, especially with Noxious. No, alam niya kung paano i-utilize yung passive ng Yisun Shin natin, which is yung ano nga eh,
yung kapag naglumapit ka, melee with crits, kapag lumayo ka, long range with crits. And yes, every time na magkakaroon ng bakbakan, lalapit siya to reset it, then lalayo to reset again the crits, no? Yun talaga yung pinakakailangan magawin sa isang Yishun Jin. And also, yung Mountain Shocker. Hindi makahanap ng position yung Team Fireman Boss. And ano bang kailangan ng isang Franco para makapiko? Kailangan niya makahanap ng magandang position, pero with the help of the Mountain Shocker, hindi niya makukuha. Kumbaga, yung mga gusto niya rito. Kumbaga, nanood ka ng movie, pero naalam mo na spoilerist, yung ending eh. May diba? Spoilerist paano dito. Paano ka pupuesto kung meron na nakaspot, tinawag na agad sa barangay, may nagkakaroke dito sa may bandang gilid ng bahay namin? Yung kakasaksak pa lang ng karaoke na report na kagad. Ganun yung nangyari. Advance mag-isip, diba? Sabi na, oy, sinaksak na yung karaoke. Mamaya maingay na to eh. Report na kagad natin, pero kung tulad natin si Show, ang mapupuro, actually si Kale, ang mapupuruhan. Look at the damage of the Eudora. Pero another team fight happened. Hook won't connect. Back away muna ang side ng team Pegasus Knights dito. Pero look at this. Nahihirapan nang gumalaw sa mapa ang Team Fireman Boss. 5-0. 6 minutes into the game. Ang sakit na ng damage ang Pegasus Knights. Parang natin na ano-ano na nga ba yung mga item nila. Yun. Magandang tignan yan. Look at that. First helmet. Meron na dito yung backshot natin. Ferocious Sight. 4-1-1 first item naman dito para sa ating parent Tigreal is the Courage Master. There is another movie speed na maganda and going back, Lock of Destiny as well for the Eudora, Team Payaman Boss. On the other hand, check naman natin kung ano yung mga items sa dito. Bloodlust Axe for the Benedetta. Mm-hmm. Wala pa namang first item dito si parin nating League, which means na lamang in terms of network or even jungle dito, yung hyper carry ng Pegasus Knights na si Noxious. 2-0-0 for the KDA. He is very intimidating. Why? That is a marksman na maagang makakapag-online versus Team Payaman Boss. This will be a hard time kung hindi nila mapipigilan yung pag-scale up dito ng heroes ng Pegasus Knights. Yes, they don't have to watch Yishun Jin only. They have to watch Donut as well. Nako, nakita naman natin kung nga paano mag-perform ang isang Yagnarab Donut. Ika nga ni Prof. Donut talaga. Donut talaga. Legit, literal. Pero if I looked at the item kanina, nung Yishun Jin natin, instead of going BOD, endless battle, ang kanyang priority dito, which is new para sa akin since most of the time, ang inuna talaga is BOD. Pero eto na nga, Turtle Buck. Kung magkakaroon tayo ng contest from both sides of battle dito, ang ganda rin. Pero pa-trail with him. Oh, sa nilapot ng chest mode natin dito, pero look at damage out against Ling. Napilitan gumamit ang ultimate niya, pero makakatakas. Nikali is still on the go. Yishun Jin has been taken down, pero Nikali is going to be targeted once again. Donut! Tuloy-tuloy lang sa pagdipag dito pero si Kayla naging target 2 is still alive pero disengage siya lang din naman muna and there goes a 1-for-1 exchange. Sinong nakaalamang on that very last team fight? Very evident Team Payaman Boss why they were able to shut down Noxious onto the hyper carry ng Pegasus Knight at unti-unti Team Payaman Boss gaining something to learn. Why? Kasi yung kasi magiging pasok dyan, look at that instant replay, going in dito sa Cadenza, mag-i-implosion yan, sabayan natin to, mag-reload manipulation pa dyan with the knock-up and slow effects, talaga mapapa-atras sila, and John going in for the Tempest of Blades, talaga namang meron tong pisil para makaiwas sa mga setups na manggagaling dito sa Pegasus Knights. Actually, the setup na manggagaling dito sa Pegasus Knights is a one-time big time setup. Pag hindi nag-work, wala na silang aasahan pa dahil mabilis makakatakas ang Team Payaman Boss. Yes, and actually I was expecting Franco to do most of the setups para sa side ng Team Payaman Boss. Pero on that very last team fight, it is Paquito that gave a perfect setup with the knockout strike against Noxious. Kaya na-focus fire siya nung real world manipulation galing doon sa ating Eve. And as of now, look at the positioning of both of sides of the team dito. Benedetta, good job on split pushing. Pero sinagot din naman agad ng Pegasus Knights. Ako nag-inbi na rito. Oh? Yung ating Franco, hinahawin talaga si Wonwan dito. Yagnarab Donut talaga namang barkay. Tanong, nagganap niya rin. Oh, nagdraman ng real world manipulation dito. Pagkakirap-tabi siya nga ba, Wonwan, hindi pa nakakalipan niya. Pero look at the damage. A good implosion has been committed. Paquito, Franco, down with the basic task coming from Tigreal 2 is going to be forced to use his bigger way. Pero onto the middle lane, may bakbakan din tayo na nagaganap. Vex against Sho and John. Here comes a follow-up help piso onto the right side pero John and Sho will try to run away onto the left side instead. Yung sabi nila, hindi lagit ng bagay tama. Kaliwa tayo minsan. I believe what went wrong on that very last team fight is that umasa sila masyado doon sa damage siya bibigay niya to knowing that kill, even though malakas in terms of melee range ang isang Paquito, kailangan mag-stack up yan for that extra damage. Pero dito, makikita naman natin yung paghatak ni Nika Lay
There is a setup, yes, but there is no follow-up is damage no follow-up, na yes. nagyayari dito sa King Payaman Boss. Going back, still nasa Pegasus Knights ang kalamangan in terms of network, which means na lamang sila ng around 1 core item against King Payaman Boss. Going in na tayo sa 10-minute mark, First Lord right now, mukhang kailangan nilang i-reset to kung gusto man nila makating pa sa another level 2 Lord Baymax. Pero yeah, item-wise dito, eto. Hindi pa naman tayo makakakita masyado. Hindi pa tayo makakita ng Lord. Item for the Ling, that is a Demon Hunter for the first build. Brute Force Breastplate, that is actually a nice itemization for the Pakito. Knowing na kanina, pili siyang sinashutdown dun dito ng Pegasus Knights. And going also, for the Lightning Truncheon for Eudora. Kaya yung bawat bagsak dito ng kanyang Thunderstrat, the burst damage is real. Yes, talagang magiging frightening yung damage niya. Pero with the Benedetta, the addition of Brute Force Breastplate, and I think he's going for an Athena Shield dito just to counter out the Eudora nga naman na medyo may kataasan na yung damage and nagpa-punish sa side ng Team Payaman Boss. Ilang best tayo nagkaroon ng off-cam kill with the Eudora. Hindi natin siya masyadong napapansin, pero performance niya kapansin-pansin talaga dapat. Pero eto, the Lord is being aggravated na nga ba, pero sa pakita kong napataan, auto the top lane kill! Pipilitin niyang lumaban kaso hindi niya kakayanin against 4 members of Pegasus Knights. Nikalay dito ang ganda ng pwesto as well as ito, pero mapapatakbo siya. Siya ang magiging target ng Pegasus Knights. John still speed pushing out through middle lane. Implosion connected to 3 people. Look at that Ling. Kung isa pa sa patay, pero sa episode please, parang matakas ng kiraman. Nilapag na under the turret yung chestboard natin. The damage is enough to take down the backshot, pero si Nikalay na naman na mapupuruan with the basic attacks. Coming from Yi Sun Shin, Pegasus Knights, 1-for-2 exchange para sa kanilang side. I see what Pegasus Knights is trying to do here. Kung mapunish man nila using Cadenza on the implosion, tapos na let's make the most out of it. Meron pa naman tayong pang burst damage, pang habol, may pang lock na ball of lightning dito si Elkiso. Ayun! So with the CC effect, kakabilang natin. And look at that, single-handedly shutting down 2 members of Team Payaman Boss. Tinanggal niya si John. Surprisingly, that is the hyper carry na talaga nang mahihirapan kumambak later on na Team Payaman Boss kung gantong katuloy-tuloy ang momentum na nararamdaman nila against Pegasus Knights. I could feel the revenge. I could feel you yung galit, and galit na gusto talaga nilang makabawi. Look at Elpiso. Very aggressive. But I think that is a misposition kung sakaling aabutan siya dito. Pero hinahabol lang nga dito ng dalawang miyembro. Look at that. Nag-grow as a player si Elpiso. Pero hindi na nga ba makakatakas kay 2 members. Implosion convict na naman. Noxious ang ganda ng pasuhan doon sa Damuhatra. Show ang mapupuruhan. Kale still on the go. Killing spree. Para kay Donna talagang mangyayag na rap. Si Sho, hinahabol dito ni Cadenza, pero I think zone out na lang din naman para hindi agad makapag-recall since yung Lord marching in onto the top lane and 2 marksman ang nagbabantay dyan. Mahihirap ang ma-pick off, pero si Ling ang susubukan ma-pick off dito ni Yagnarap. Doon na talagang hinahabol, sabi niya, curfew na, bak nandiyan ka pa, pumasok sa bahay niyo, real world penetration. I like it. Kinumit doon sa top lane, Nikalay still trying his best para makapag-defensa rito, pero the Lord binabasag na yung turret natin and there goes an inhibitor turret. Props to Baksha as well, hindi man siya masyado nakita dito sa ating camera, is that the buy time na pinaford niya for his teammates enough to shut down one base turret. Yung pinaka-importante yan. Ang turret, guys, hindi yan nagre-regen, hindi yan nare-reso, guys, ha? Grabe! So, doon pa lang, Pegasus Knights, very aggressive. Down 6 against 3 in favor of Pegasus, map control. Nasa kanilang side na, nai-invade na rin nila lahat ng jungle camps. And maring at ina, if you look at the items, gaano na nga ba kaganda yung items sa magkabilang team? And look at that, Demon Hunter with the Brute Force Breastplate, Corrosion Sight, may Wind Talker pa dito, si Paremong Donut, si Yagnarap. Yagnarap talaga yan. Dito, Dominance Ice, and for the second item dito, ni Paremong Baksha, using she on the underhand. Look at that, BOD for the second core damage, and Queen Swing sa wakas, ang binild niya dito against Team Payaman Boss. Meanwhile naman, makikita naman natin, eto nag-work talaga Winter Truncheon, very important when you're playing a very vital or a major role, guys. Kasi ikaw mostly ang uunahin ikaw dito. Talaga. Ikaw ang isa sa pinaka-squishy. In fact, Team Payaman Boss knows it as well. Pero Pegasus guys has the right timing going in. Pero ang ganda ng hook under the turret dito, nilatag na naman yung kanyang magic chestplate, pero sa deckmage medyo may kakunatan. Cadenza nga lang, wala nang no choice para makatakas onto the middle lane. Ginamit na ng ultimate yung Ling natin, pero wala siyang makukuha. Another perfect hook, pero syempre, nag-grow lang tayo as a player here. Ang sagot ni paring Elpiso onto the side of Pegasus Knights, dalawang inhibitor turret na yung nagbukas, kaya medyo malaki na yung pressure na napupunta sa Team Payaman Boss as of now. Noxious, the position is real. Hindi siya namataan ni Kale dito, pero baka way lang din naman ang kanyang gagawin onto the middle lane. Yagnarap Donut, talaga namang umiikot. Ang
doon subdivision ng Team Payaman Boss hanggang pinapauwi pag walang face mask, bawal lumabas. Ang kulit nyo, sabi ni Yagnar Dona. That is a perfect example of why Winter Truncheon is always a must for Mage Hero for the side of Pegasus Knights. Why? Bakas, nakita mo naman, Team Payaman Boss, medyo nahirapan sila i-set up yung execution na gusto nilang play. Sabi nila, kailangan natin dalawang hero para makapag-spread out tayo sa mapa. Pero hindi nila na-meet yung criteria na yun, which means that they have to stay and defend their base as well. Mm-hmm. And right now, guys, nasa Pegasus Knights pa rin ang tuloy-tuloy na pag-angat ng network natin. Same goes naman dito sa ating kill score. That is 13-6. Oy! Very aggressive going in na tayo sa possible late game natin. Dumalaki na yung right kalamangan, now, ha? I think medyo baliktad na yung sa live survey natin. In this game number one, I think it's 80-20% na nararamdaman. 80 is for Pegasus Knight, 20% for Team Payaman Boss. If they do not, or if they not able to pick off two heroes from the side of Pegasus Ayun! Knights. Ayun! Actually, itatanong ko din sana sa iyo, Maring Athena, no? Ano nga ba yung comeback chance na hinihintay dito ng Team Payaman Boss, and if you're going to give them yung ano time frame para magpapakabak. Oh, pero look at that, another takedown by Deodora. Patunay lang talaga na kapag napabayaan mo to, mga kayo, ang mahihirapan, yes, when it comes to rotation. Hindi mo alam kung nandyan siya sa damo, kung nandyan siya sa may gedli-gedli, bigla ka na lang niyang mapapatay. And balik lang din naman tayo doon sa tinanong ko sa'yo. Comeback chance na hinihintay ng Team Payaman Boss, ano, at kung anong time frame ang pinakakailangan nila? Pinakakailangan nila dito late game, tapos makasecure man lang si Ding ng position na hindi siya agad mauuna dito ng Pegasus Knights. And actually, I was actually rooting that they could contest the second lord because Pegasus Knights could actually go in sabayan, sabayo, sarap sa pakiramdam. Pero ngayon, hindi masyado maganda yung pakiramdam nila, lalo nakita nyo naman yung prowess ni Kiso as a mage trying to chase down John. Now, that is one member. Hindi sila nagtitipid sa skills dito, Baymask, knowing that they are in the advantage why there is still a lord. At yun, yung sinasabi ko kanina, si John, kailangan niya ng position na hindi siya maaabot. But sadly, Team Payaman Boss miscalculated that one. Miscalculated indeed. And this is what's bad kapag kukuha ka ng Ling, no? Kapag malay ka ng positioning, tulad neto onto the middle lane, you're going to be picked off as quickly as that kasi ang taas na ng damage ng Pegasus. Ang gaganda pa ng item sa mga miyembro dito. Pero as the Lord marches in onto the middle lane, nilapag na nga nito yung kanyang ultimate dito. Pero look at the knock-up implosion once again against the Pakito. Wala nang nagawa with the base attacks coming from 1-1 as well. Nikali yung magiging target for Vigor in inside the base. Kaso look at this, Pegasus Knights takes game number one against Team Payaman Boss. I like it. Diba, tingnan yung Team Payaman Boss, nanalo tayo pero huwag tayong magpakakampante. Appear lang muna. Social distancing. Truth.